Sa pagbubulay-bulay po natin ng salita ng Panginoon, please turn to Galatians chapter 3 verse 10 hanggang sa 14. Galatians chapter 3 verse 10 hanggang sa 14. Ang sabi po dito, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya ay naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binitay sa punong kahoy, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil, upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. May the Lord bless the reading and meditation of His Word this afternoon or even tonight. Sa verse 10 po, mga kapatid, ay binalikan ni Pablo ang tema ng batas ng Diyos, the law. At sinabi ni Paul sa kanyang mga liham that the law is pure. Ang batas po ay dalisay, ang batas ay banal. Subalit ang batas ay wala pong abilidad upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Ang batas ay banal, ang batas ay dalisay, pero wala itong kapangyarihan na gawin tayong katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Although, that is precisely what most people are trying to do. That is what most people are trying to do. They try to make themselves acceptable in the sight of God by their obedience to the law. Gusto nilang kitain ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang performance sa batas ng Diyos. Ganito po ang kanilang reasoning. Alam ng mga tao na merong tagapaglikha. Alam nila, their conscience is telling that there is a creator. Romans chapter 1 verse 19 to 20. Please turn there. Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 19 to 20, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kaniyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang ginawa upang wala silang maidahilan. So, alam din nila na hindi sila ayos sa harapan ng kanilang tagapaglikha. Alam nila, their conscience is telling them that they have broken the law of God and therefore they are condemned before Him. And yet, tinatanggihan nila ang katotohanan. Sinusupil nila ang katotohanan. Yun ang sinasabi ng verse 18 ng Romans chapter 1. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So, imbis na magpasakop sila sa katuwiran ng Diyos, imbis na magpasakop sila sa provision ng Panginoon para sa katuwiran, nagpapatuloy silang tumatanggi sa kaniya at tinatanggihan nila ang pamumuno ng Diyos sa kanilang buhay. And often, they become convinced of God's condemnation. Kumbinsido sila na ang Diyos ay naghahatol. And yet, iniinsist nila na ang kanilang sariling paraan, ang kanilang gagawin upang kitain nila ang pabor sa harapan ng Diyos. And so they start out on a journey to earn God's favor. They want to earn God's favor. And here's the problem. Kung gusto mong kitain ang pabor ng Diyos, kaibigan, sa pamamagitan ng iyong pag-keep ng Ten Commandments, ay kinakailangang maging handa ka dahil ang requirement ng Panginoon ay 100% obedience. Kung gusto mong kitain ang pabor ng Diyos,
sa pagsunod mo sa utos ng Diyos. Kinakailangang maghanda-handa ka na kasi kinakailangang sundin mo ito perfectly. Kinakailangang exact obedience ang gagawin mo. Ang problema, kaibigan, bagsak ka na. Ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo, bagsak ka na. Anong sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23? Kasama ka dito, kaibigan. Ang sabi dito, verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang lahat ay nagkasala, kaibigan. Kasama ka dito. At sinabi ni Pablo sa verse 10, balik po tayo sa ating teksto sa Galatians chapter 3 verse 10. Ito ang malinaw na lingwahe ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Kaibigan, kung ikaw ay umaasa sa mga gawa ng kautusan, ikaw pala ay nasa ilalim ng sumpa. Sa anong kadahilanan? Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. E alam mo na hindi ka sumusunod sa lahat. I mean lahat. 100%. Kaya't ikaw, kaibigan, ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Nasa ilalim ng sumpa. Actually, pinaraphrase ni Paul ang nakasulat sa Deuteronomy chapter 27 verse 26 na nagsasabing, cursed is he who does not confirm the words of this law by doing them. Yun ang language na kinote ni Pablo sa Old Testament. Pinaraphrase lang ni Pablo under the guidance of the Holy Spirit. At sinundan pa ito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2 na nagdeclare ang Panginoon ng sumpa at pagpapala sa mga lumalabag at hindi at sumusunod nito. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kaniyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At ang kabaliktaran nito ay ang sumpa ng Diyos kung hindi mo susundin ang batas ng Diyos. So ang batas po, mga kapatid, mga kaibigan, nangangako ng parehong blessing at sumpa. May pagpapala na ipinangako ang Diyos sa mga taong tumutupad sa buong kautusan ng Panginoon. Pero ano ang na-discover natin? The blessing of perfect obedience is completely beyond our reach. Hindi natin kayang abutin ang perfect obedience. Kaya nga, dahil hindi natin makayanang sundin ang batas ng Diyos perfectly, hindi natin matatanggap ang blessing na ipinangako ng batas. Ano ang natitira para sa atin? Ang sumpa lamang ng Panginoon. The law only gives a curse. Now, kinakailangang itanong natin sa ating sarili, ano ba ang purpose ng batas kung bakit binigay ito ng ating Panginoon? I-deal natin ito sa verse 19, sapagkat ang verse 19 ay nagsasabing, why the law then? Bakit meron pang batas? Sinagot ni Pablo yan sa verse 19. Pero sa verse sinabi din sa verse 19, it was added because of transgression. Pero kung ating unawain po ang verse 10, makikita din natin na meron pang ibang purpose kung bakit binigay ng Panginoon ang batas ng Diyos. At ang dalawang purpose ng batas ng Diyos ayon sa verse 10 is first, to declare God's righteousness, upang ipakita sa atin ang katuwiran ng ating Diyos at ang kanyang kabanalan. The law is the standard. Pangalawang purpose ng batas is to pronounce God's judgment upon every law breaking. Lahat ng paglabag natin sa batas ng Diyos ay tumatawag sa paghahatol niya. Unahin natin itong unang punto. The purpose of the law is to declare God's righteousness. Ang batas ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan,
ay sinummarize sa 10 utos ng Diyos. At ang 10 utos ng Diyos ay reflection sa banal na katangian ng ating Diyos. So, kung ang batas pala ay refleksyon ng banal na katangian ng Diyos, nababago ba ang batas ng Diyos? Hindi po nababago ang ating Diyos. And therefore, it follows na ang batas na Diyos ay hindi po nagbabago. It is perpetual. It is everlasting. At obvious po ang dahilan, because God is unchanging and God is everlasting. And since the law reflects the character of God, and therefore, hindi po nababago ang batas ng Diyos. Hindi natin pwede itong i-revise. Hindi po natin pwedeng i-modify po ito. Matthew chapter 5 verse 18. Please turn there. Matthew chapter 5 verse 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So you see, hindi nababago at hindi po nabubura ang batas ng Diyos. Matthew chapter 24 verse 35. Ano ang sinabi ng ating Panginoon patungkol sa batas ng Diyos? Verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. And this is why ang mga tao ng Diyos ay tinawag nila na ang batas ng Diyos ay kanilang kagalakan, delight. Kagalakan natin ang batas ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sa batas ng Diyos, nakikita natin ang banal na katangian ng ating Diyos. The holy character of God reflected in the law, and we want to see it reflected in us. For the people of God, we delight in the law of God. Now, ang requirement po ng Panginoon, Leviticus chapter 20, verse 7 to 8. Please turn there. Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus chapter 20, verse 7 to 8. Sabi po dito, italaga ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tutuparin ninyo ang aking mga tuntunin at isasagawa ang mga iyon. Ako ang Panginoon na nagpabanal sa inyo. Kaya nire-require ng Panginoon ang kanyang mga tao na sundin ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, ang standard of our obedience. The law of God is the standard required of all men, the standard by which all men will be judged. Kasi ang sinasabi po ng verse 12 ng Leviticus chapter 20, at kapag ang isang Galatians chapter 3 verse 12, ano ang sinasabi ng ating teksto sa Galatians chapter 3 verse 12? Balik po tayo doon. Galatians chapter 3 verse 12, subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya, sa halip ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. So the law demands perfect obedience. All things written in the book of the law to perform them. That is God's demand. So that's the first point. The purpose of the law is to declare the holy character of God. The purpose of the law is to declare God's righteousness. And because the law reflects the character of God, it follows that the law is unchanging because our God is unchanging. Pangalawang punto, ang purpose po ng batas is to pronounce God's judgment upon every violation. Yun ang purpose ng batas. It pronounces judgment upon every violation. Galatians chapter 3 verse 10. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So it's really 100% obedience ang nire-require ng Panginoon. Binasa natin kanina sa Deuteronomy 27:26. Deuteronomy 28 verse 1 and 2, that God set before Israel blessings and curses. Blessing sa 100% na pagsunod. Sumpa sa bawat lumalabag sa batas ng Diyos. Ang problema sa bansang Israel,
They could not obey. At tayo din, hindi rin natin masunod ang batas ng Diyos. Kaya walang blessing para sa atin. Ang para sa atin ay ang sumpa ng Diyos sapagkat hindi natin matupad ang 100% obedience na hinihingi ng batas ng Diyos. Kaya ikaw kaibigan, kung umaasa ka sa performance mo sa batas ng Diyos para sa kaligtasan mo, you are under a curse. The law leaves us helpless and condemned because the law only utters curse for every disobedience. It is the law that convicts us of sin. Ini-expose ng batas ang ating puso at dinideclare ng batas na tayo ay mga lawbreakers. Now, ito po ang important question dito. Ang batas ba ay matatawag nating covenant of works? Ang covenant of works, yung katulad ng binigay ng Panginoon kay Adam. Si Adam kasi ang nag-represent sa lahat ng sangkatauhan sa covenant of work. Ang action ni Adam, ibig sabihin ng representative, kung ano ang maging desisyon ni Adam, kung ano ang magiging action ni Adam, damay tayong lahat. Damay ang lahat ng salinlahi ni Adam. So sa covenant of work, sa pakikipagtipan ng Panginoon kay Adam, ang sinabi ng Panginoon kay Adam, sundin mo ako at ikaw ay mabubuhay. Hindi mo ako susundin, ikaw ay mamamatay. And in the covenant of work with Adam, doon sa Garden of Eden, wala pong sinful nature si Adam, hindi pa siya nagkasala. Pwede naman sanang masunod ni Adam ang batas ng Diyos sapagkat siya ay inosente. Wala siyang kasalanan at that time. Pero hindi sinunod ni Adam ang batas ng Diyos. Kaya nung si Adam ay nagkasala, ang kanyang guilt, ang kanyang pagkakasala ay ibinilang na sa atin, imputed to all of us. At ang sinasabi ng Panginoon, the moment that you disobey, you will certainly die. Ibig sabihin, you will certainly become corrupt. Death, corruption. Kaya tayo po ay isinilang, ipinanganak dito sa mundo na guilty. We sinned in Adam. Guilty tayo. Bakit ba ang mga sanggol namamatay? Diba, sasabihin natin ang mga sanggol, wala namang kasalanan katulad ng kasalanan na nagagawa ng mga matatanda. Pero bakit kahit ang mga sanggol ay namamatay? At ang sinasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakapasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Bakit ang mga sanggol ay namamatay? Sapagkat guilty din sila. Kaninong kasalanan? Or papaano sila naging guilty? Hindi pa nga sila nakagawa ng mabuti o masama sa normal na standard ng mga tao. Papaano sila naging guilty? Guilty sila in Adam. Sapagkat ang kasalanan ni Adam ay imputed to them. And that is the reason kung bakit ang mga sanggol ay namamatay din. Kung walang kasalanan, walang kamatayan, namamatay ang mga sanggol. And therefore, they are sinners. They are guilty sinners. Kaninong kasalanan? On what basis guilty ang mga sanggol? They are guilty in Adam's sin imputed to all of them. At wala pong exception dito. At hindi lang yung legal imputation ang nangyayari, meron pang transmission of corruption. Kaya hindi lang tayo ipinanganak na guilty, ipinanganak tayo na merong sinful disposition. Kaya ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang rebellion sa harapan ng Panginoon. Nakuha natin, merong transmission of sinful nature and corruption. Kailan ba nagumpisang nagsisinungaling ang mga bata? Noong una silang nakapagsalita at nakapag-utter ng kasinungalingan, yun ba ang counting, mga kapatid, mga kaibigan? Kailan nagumpisang nagsisinungaling ang mga bata? Psalm chapter 58 verse 3. Kailan kaya nagumpisang naging sinungaling ang mga bata, no? Anong sinasabi ng Psalm chapter 58 verse 3? Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kaya huwag kang magalit kung merong magsasabi sa anak mo na nagsisinungaling ang anak mo at sinungaling ang anak mo. Kasi ang Biblia nagsasabing sinungaling talaga ang anak mo. May mga magulang nagsasabing, oy, hindi sinungaling ang anak ko.
Hindi ko yan tinuruan na magsinungaling. Hindi mo nga tinuruan, pero likas na yung sinungaling. Nakuha po natin, likas na yung sinungaling. Wala namang nagturo sa atin na magsinungaling. May mga exceptional cases siguro na yung mga magulang tinuturuan nila yung kanilang anak na magsinungaling. Sabihin mo, wala si nanay dito, andun sa palengke, sabihin mo. So, tinuturuan kasi may naniningil. Wala daw si nanay dito, sabi niya. Sabihin daw sa iyo na wala siya dito. But for the most of us, wala namang nagturo sa atin na magsinungaling. Eh bakit sinungaling tayo? Ang mga bata, bakit sila nagsisinungaling? Sapagkat mula pa sa bahay bata, sila na ay naliligaw. Hindi lang ang guilt ang na-impute sa atin, na-transmit din sa atin ang sinful nature, ang corruption. All that have been born after Adam have broken the law of God, katulad natin, and we stand condemned before God. Kaya ang batas ay hindi yan, the law cannot serve us. The law cannot serve for us as a covenant of works. Bagsak na si Adam na inosente, tayo pa kaya? Hindi ka pwedeng maligtas sa pamamagitan ng pagtupad mo sa batas ng Diyos. Because you have already broken it. You have already broken it in Adam. You have already broken it. Simula pa nung ikaw ay nasa bahay bata pa, you are condemned, my dear friend. At hindi lang sa nilabag natin ang batas ng Diyos, wala tayong puso na sumunod sa batas ng Diyos. I'm talking about our heart prior to our conversion. Walang puso ang tao na sumunod sa batas ng Diyos. Now, subalit, and please listen carefully. The law, the Ten Commandments, stands also as a covenant of work. How can this be? Hindi lang pala yung batas ng Panginoon na binigay ni Adam ang tumatayo bilang covenant of work na kung susundin natin ay tayo ay maliligtas. Ang law din. Because God's demands have not been lessened. Hindi naman na-lessened ang demand ng Panginoon. Kaya ang batas ay nananatiling perfect standard. The law still requires perfect obedience. Ang batas po ang standard ng paghahatol ng Panginoon sa atin. Now, hypothetically, naunawaan natin yung salitang hypothetically, no? Kung merong taong may kakayanang sumunod sa batas ng Diyos perfectly, ligtas siya. Hypothetically, kung merong isang tao na may kapangyarihang sundin ang batas ng Diyos 100%, ligtas siya. Meron siyang eternal life by his 100% law-keeping. Dahil ang batas ay nagre-reflect sa banal na katangian ng Diyos. Ito po ang teaching ng ating Panginoon. Sa Luke chapter 10 verse 25 to 28, sa sinabi ng Panginoon sa rich young ruler sa Luke chapter 18 verse 18 to 20, 100% obedience. Kung masunod ng isang tao ang batas ng Diyos 100%, ligtas siya. Salvation demands that the law be obeyed perfectly. Because the law demands perfect righteousness to be fulfilled. It threatens a curse for disobedience and it does promise life upon obedience. So it threatens a curse for disobedience and it does promise life upon obedience. Ito ang meaning ni Pablo sa verse 12. Ang taong nagsusumikap na sundin ang batas para siya ay mabuhay nito. Kinote ni Pablo ang Leviticus chapter 18 verse 5, Galatians 3:12, Leviticus 18 verse 5. At sinabi ni Pablo, sinulat din ni Pablo ito sa Romans chapter 10 verse 5. Please turn there. Romans chapter 10 verse 5. Sinabi dito, sapagkat sumusulat si Moses tungkol sa pagiging matuwid na batay sa kautusan, na ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito. In other words, hypothetically, kung merong taong makakasunod sa batas ng Diyos perfectly, ligtas siya. Meron siyang eternal life. But the point of the law is this. Bagsak tayong lahat. Hindi natin natupad ang demand, ang hinihingi ng batas ng Diyos. We have not satisfied the demand. Kinakailangang maunawaan natin ito.
the law is not of faith. Di ba yun ang sinasabi sa verse 12? The law is not of faith. Or 12, 13, 14. If you seek righteousness through the law, kung sinisikap mo na ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng batas, kinakailangang sundin mo ito perfectly. At dahil hindi mo masunod ang batas ng Diyos perfectly, ang natitira na lang para sa iyo ay ang sumpa ng Diyos. Ang puot ng Diyos. The curse of God. Tinanggal na ang blessing of the law because of our depravity. At ang nananatili, kapatid, kaibigan, ay ang sumpa ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat si Hesukristo lamang ang nakakatupad sa hinihingi ng batas. At naliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo na ibinibilang sa atin. That is imputed righteousness. At ang katuwiran po ay makakamtan natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero sinabi ng Biblia sa verse 12, 13, and 14 that the law is not of faith. It's really not of faith because it is of performance. It does not look to Christ. It looks at the self. So that the law is not of faith. Hindi yan sa pananampalataya. Now, sa mga nanonood siguro sa atin ngayon sa Facebook or sa iba pang mga social media accounts, we have a number of people na hanggang ngayon ay hindi pa nag-profess ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi sila nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas? Ano kaya ang dahilan? Well, maraming mga posibilidad, mga kapatid, mga kaibigan. Baka ay hindi sila naniniwala sa Biblia, hindi sila naniniwala sa patungkol sa Diyos. They do not believe in the existence of God. At naniniwala sila na ang tao ay mamuhay sa kanyang buhay dito sa mundo at mamamatay siya at hanggang doon lang. And because of that, ay gagawin niya ang lahat na i-enjoy niya ang kanyang buhay ngayon. Meron ding mga tao, pero ang masasabi natin sa mga taong yan, no matter how hard you try to say that there is no God, magagalit ka lang kasi ang konsensya mo ay nagsasabi na meron talagang Diyos. You cannot convince yourself that there is no God. Wala pa akong atheist na convincing na naniniwala talaga siya 100% that there is no God. Wala pa akong atheist. Kahit manood ka ng debate kay James White, hindi talaga, wala talagang, there's no such thing as 100% atheist. Meron tayong ka-engage sa Facebook na atheist siya, pero lumalabas pa rin. Lumalabas pa rin, i-address pa rin niya ang Panginoon sa personal pronoun na niya, siya. Wala talagang 100% atheist. Wala. Kung ikaw, kaibigan, ay nagsasabing atheist ka, you are just fooling yourself. Madaling patunayan na mayroong Diyos. Mahirap patunayan na walang Diyos. Hindi mo yan mapapatunayan. Now, meron ding mga tao na hindi naniniwala na ang Panginoon ay nagbibigay kaparusahan sa walang hangganang dagat-dagatang apoy. Sasabihin niya, oh, hindi naaawa ang Diyos. Di ba pag-ibig siya? Diyos siya ng pag-ibig. How could a loving God do such a thing? Such a dreadful thing? Now, kinakalimutan mo na ang Panginoon ay merong puot at galit sa kasalanan. And you are dismissing the clear teaching of the scripture about the justice of God. Pilit na ina-accommodate mo lang ang gustong marinig mo sa tenga mo. God is love and therefore, ang definition mo sa love ay hindi magpaparusa ang Panginoon magpakailanman kasi He is love. But our God is also just. He is the God of perfect justice. At kung ikaw ay magrereklamo kung ang Korte Suprema ay mali ang desisyon na ibinababa sa isang kaso, kung nagrereklamo ka, eh lalong-lalo na ang Panginoon. Kumbaga, if you want 100% justice on earth, kaibigan, merong 100% justice sa ating Panginoon. At ang 100% justice ng ating Panginoon ay nagsasabing, kinakailangan kang parusahan, kinakailangan kang itapon sa dagat-dagatang apoy kung hindi ka magsisisi sa kasalanan mo. If you are trusting in your obedience, now, meron ding
Meron ding mga tao na nagsasabing, I'm not bad enough to go to hell. Hindi naman ako ganun kasama. And you are hoping that your life is good enough. Sana good enough na ang buhay mo. This is what this passage is ruling out. Dahil ang pagsunod sa batas ng Diyos na hinihingi niya ay 100% na pagsunod. You may not be as bad as you think yourself to be. But you have not obeyed the law of God 100%. And therefore, you cannot be saved by your effort. You have not been good enough. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa pagsunod mo sa batas ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa sapagkat sumpain ang tao na hindi tumutupad sa batas ng Diyos. Now, paano mo matupad ang batas ng Diyos 100%? Matutupad mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa katuwiran ng ating Panginoon. At kung sinasabing pananampalataya, hindi yan batas because according to Galatians 3:12, the law is not of faith. The law is not of faith. Now, perhaps, i-dismiss mo itong pangangaral na ito. You try not to think about it. May mga taong ganun eh. Huwag na lang natin yung isiping, Pastor. Basta importante, mag-enjoy tayo sa buhay na ito. Mag-enjoy lang tayo. Huwag muna nating isipin yan. So, you try not to think about it. Sinasabi mo, saka na lang yan. May oras pa para dyan. That is arrogance. Kasi parang sinasabi mo na kontrolado mo ang oras. Ipapaano kung paghiga mo mamayang gabi, hindi ka na magising bukas? Yung ganyang attitude, kaibigan, ay para kang naglalaro ng time bomb. Naglalaro ka ng time bomb. Hindi mo hawak kung kailan yan puputok. You are playing with a time bomb. You are toying with your own soul. Now, there is one more possibility. Siguro iniisip mo, you've not been too bad. Kumbaga, matagal nang sinasabing babalik ang Panginoon. Eh, bakit hindi pa bumalik ang Panginoon? And then iniisip mo na sa sobrang sama mo, ay hindi ka na kayang iligtas ng ating Diyos. At tinatawag mo pa ang Panginoon na sinungaling dahil hindi ka pa nabago hanggang ngayon. So pinaparatangan mo ang Panginoon. God says that if you humble yourself and turn from your wicked ways and trust in Christ alone, you will be saved. This is the challenge. Hindi ko po alam ang laman ng puso mo ngayon, kaibigan, kung bakit hanggang ngayon ay nananatili kang resistant sa mensahe ng Ebanghelyo, resistant sa ating Panginoon. Sana ang possibilities na inexplore natin ngayong gabi, ngayong hapong ito, ay nag-hit sa kaluluwa mo. And after all of the effort of the minister of the gospel, tanging ang banal na espiritu lamang ang makapag-convict sa iyo patungkol sa kasalanan mo. And I appeal to the faithful ministry of the Holy Spirit to do such a thing. Now, para sa mga kaibigan at sa mga kapatiran natin sa iglesia, patuloy nating i-proclaim ang kabanalan ng Diyos at ang batas ng Diyos. For by the law comes the knowledge of sin. Sa ating evangelism, hinding-hindi makakonvict ang isang kaluluwa na siya ay makasalanan kung hindi natin siya i-expose or i-confront sa batas ng Diyos. Let us be faithful in proclaiming the law of God. Pero hindi tayo tumitigil dyan. The law serves as a tutor that points men to Christ. And let us point them to Christ. After nilang masugatan dahil sa batas ng Diyos na nagsasabing nasa ilalim sila ng sumpa at sila ay guilty, i-point natin sila sa mighty healer of souls. And that is our Lord Jesus Christ. Nagpapatawad siya ng masagana. Nagpapatawad ang ating Panginoon. Nagliligtas siya ng makapangyarihan. Maging matapat sana tayo sa gawain ng paglalahad ng Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa hapong ito, sa gabing ito. Naniniwala kami, O Diyos, na hindi ito sayang. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.